sabi na nga ni Chong na ngayon daw niya na-realize na lumalaki na daw talaga ang mga anak niya. Oo. At saka, di ba yung sabi ni Joros? Na parang sabi niya, ang ganda nung sinabi niya na hindi niya marirealize yung maganda niyang ginawa, kundi pa dahil sa mga friends na nagtatestify. Minsan okay talaga na ma-interview natin yung mga kaibigan eh, no? Para malaman ko ano yung worth ng tao na yun. Yes, tama. Si Win-Win naman parang sinabi niya na gusto niyang kaya nga gayahin yung pag kung paano yung tatay niya nagpalaki at nagdisiplina sa kanila. Ayan. Tayo naman, ang pulot ko this episode, Ma'am Shi Cross and Ma'am Shi Jules, is yung sinabi ni Chong Joey na sa ating mga pops, hindi naman masama dahil mismo siya, sa kanya mismo nang galing, sa kanya, na hindi naman masama na mag-stretch tayo ng knee, mag-stretch kayo ng knee, or mag-stretch kayo ng konting pride, dahil makinig din kayo sa mga anak ninyo, dahil meron din kayong matututunan sa mga anak ninyo. Ayan sa ating mga popshi. Ako ang natutunan ko dyan, parang nakita ko si Chong at saka si Joros, na parang minsan wag natin underestimate yung mga maluloko, na parang ito, puro kalukuhan ang ginagawa. Kasi pag, minsan maloko sila, pero pag nagbago sila, as in todo, as in extreme na parang, wow, mapapawaw ka. Kung dati parang puro kalokohan, hindi mo nila pinapakinggan, eto talagang lilingon ka para pakinggan sila dahil ang dami nilang natutunan sa pagiging maloko nila noon. Kaya magtiwala tayo na may mga pagbabago kapag maloloko ang tao. Correct. Yung sa akin naman, kay Chong, no? Na yung... At least Chong, no? Hindi Chong. Chonggo. Ako, kay Joros, of course, kasi pareho namang fathers, no, na, yun nga, there's always room for a change, oo, na kailangan talaga nagbabago ang tao, hindi lang sila. Ang pinakita dito ay pwedeng kung sila nga, pwede. Actually, para din yan sa lahat, diba? Kasi kailangan naman maging maayos ang buhay natin, lalo na kung nag-umpisa na tayo ng pamilya, nagkaroon tayo ng mga anak. Kasi ano ba ang gusto mong legacy na iiwan sa mga anak mo? Yun. Hindi ba't hindi naman kayamanan, kundi magandang pangalan. Okay. Ah, ang ganda!